Magandang araw ulit mga kaibigan. So ngayon ay titingnan naman natin ang mga stations ng Metro Manila Subway Project. So unahin natin na tingnan ang East Valenzuela Station. So ito yung pinaka unang station na located siya sa northern part ng nitong Metro Manila Subway Depot. So kung titingnan natin, nandun siya sa pinaka northern tip nitong depot along ng Mindanao Avenue extension. So kung titingnan natin dun sa sa Google Maps, nandito yung pinaka location niya along ng Mindanao Avenue. Zoom in. So ang pinaka location niya ay dito. Kung nasaan yung hangganan sa ngayon ng Mindanao Avenue extension, kasi mukhang idudugtong na nila yan. Kumbaga itutuloy na nila yung construction itong kalsada na ito. So kung titingnan natin ay magkakaroon na siya ng access dito sa General Luis Road, kung saan kung susundan mo yan ay doon sa Paso de Blas. So magkakaroon na ng access dyan. Hindi mo na kailangan dumaan ng NLEX para makarating ka dyan. So ngayon itong mga kabahayan dito ay inacquire na nila para matuloy na yung construction itong kalsada na ito. So balik tayo dito. Ang pinaka-location niya ay dito sa area na ito. Yan ang pinaka-location ng East Valenzuela Station. So balik ulit tayo sa map, sa drawing ng Mindanao Avenue Station. May isa pang drawing. Ito yung pinaka position niya. So makikita na meron dalawang tracks. May dalawang relays na dadaan sa yung pinasa platform ng station, consist of two rails. Although may katabi siyang lead track na papasok sa mismong depot. So ito. So yung relays na yan, yung pinaka-relays na magte-terminate yan, hanggang dyan lang yung pinaka-relays. Kung titingnan natin, dito sa pinaka-mapa, zoom in ko na lang. Titingnan natin ay kadugtong siya na
rails na pupunta dun sa kasalukuyan ngayong entry shop. Ito yung ito yung pinaka entry shop niya. Kung nasaan yung mga PBM na saan yung pinaka assembly point ng PBM. So yan, dyan. Ngayon, nilagyan ko lang ng color para at least mas makita niyo yung ano niya, detail niya, no? So, itong orange na part na to, ito'y magiging cut and cover na portion ng depot access. So, yan, magkakaroon ng ano diyan, ng box culvert, and then natabunan ng lupa diyan. So, diyan yung pinaka para magiging access ng mga train from the tunnel to the depot and back. Dito naman sa green area, ito ay U-shape na U-shape retention wall. So, kung saan ito, ang mangyayari kasi dito, paibabaw na yung mga relays. So, dito mag-emerge yung mga tren. At kung papasok na rin sila sa tunnel, dito sila dadaan na rin. So, ito yung pinaka-pintuan, kumbaga, ng depot para sa mga tren. So, from here, mag-a-ascend siya at iibabaw na siya dito sa depot grounds. So, connected siya directly. Although may mga ano rin naman, may mga switches ng mga rails, pero connected siya. Ang pinakatutumbukin niya ay itong East Valenzuela Station. So, mga ba itsura ng East Valenzuela Station? So, ang East Valenzuela Station, ito yung render niya. So, kung makikita natin, ay above ground siya yung portion niya, and then yan yung architectural design niya. Although, of course, hindi natin masabi kung talagang susundin yung anong yan, yung design na yan. So, maaaring may mga pagbabago, pero yan yung design intent kung ano yung mangyayari sa magiging itsura niya. So, kung mapapansin nyo sa mga station ng MMSP ay naka raised yung ano niya, nakataas. Bahagyan nakataas yung mga flooring niya. Alam niyo ba na yan ay isang flood mitigation features din niya? Kasi kahit halimbawa bumaha, although very unlikely naman dito, pero kung bumaha man, tumaas yung tubig, hindi kagad niya papasukin yung mismong floor area ng station. So, that's one flood mitigation na para ma-prevent yung pag-flooding doon sa mismong pinaka-station. So, yan. Ngayon, yung pinaka-shape niya. Yung pinaka-shape niya ay ito, basic na shape niya ay ganito. Yung pinaka-station, meron siyang yung roofing niya flex membrane sa gitna, and then dito may parang ano siya, may parang ano siya yung parang roof deck. Yeah, so membrane roof, and then yan yung roof deck niya. Then, kung titingnan naman natin sa loob, total ano niya, mga floor levels niya ay tatlo. So, meron siyang pangalawang area dito sa taas. Then, ito sa baba, ito yung pinakaparang sa mga passengers. Dito, either sa mga offices para sa station, station manager office, bago yung sa mga electrical, sa mga utilities niya na
para sa support para sa operations ng station. So kumbaga open lang yung gitna niya. May mga path, meron lang mga parang corridor at siya parang bridge walkway sa access. Then may elevator din siya. Kung titingnan natin cathedral style, mataas yung ceiling. So meron siyang ano ng openness, di ba? Malawak tingnan. So titingnan natin ang side view niya. Ito yung pinaka magiging concourse niya, itong area na to. Itong area na to yung mga pinaka magiging concourse niya. Then itong level na to, ka-level siya ng ground level or yeah, pedestrian road to Mindanao Avenue. May pedestrian road din dito. Ground level itong area na to. Ngayon, kagaya nung sabi ko sa iba kong sa una kong vlog, yung ano ay naka-depress siya. So ibig sabihin, half niya ay below ground. Although hindi naman siya fully underground, no. So yung mismong platform niya ay nasa B1 level dito. So kung pupunta ka sa platform niya, bababa ka, then dito ka sasakay. Although dito, tracks na to ay lead track, part ng lead track na papunta sa depot mismo. Parang let's say ano na siya, storage track. Although walang access diyan yung mga passengers. So dito lang ang passengers sa area na to. Dito sa pangalawang area, nandito yung mga para sa mga staff ng station, pati station manager, diyan nag-oopisina dito sa pangalawang area. Then nandito rin yung mga electrical, yung mga storage, yung mga para sa mga support equipment para sa operation ng station. At saka yung roof niya, tenyo, ay naka-arch. So at least mas malaki yung pinaka-ceiling area niya. Although made, ano siya, yung pinaka-bubong niya gawa sa membrane. So parang kagaya rin nung mga nakalagay dun sa Balagtas Station ng NSCR. So kung titingnan natin yung floor area niya, ito yung part ng floor area niya. So mostly mga amenities for passengers, yung multi-purpose area, yung concourse, then ito yung entrance, mga automatic fare, ito yung automated fare machines nila. Kumbaga dyan ka yung pinaka-barrier niya para makapasok ka dun sa paid area. Bago, ito yung pinaka para magiging paid area niya. Ito yung dito yung pinaka para unpaid area. Kasi dito ka pala makakabili ng ticket, may mga ticket vending machines. Although kung titingnan natin yung mga CR nila ay nandun sa paid area. Yan yung mga CR. So may mga additional utility rooms dyan. Although hindi ko na i-detail. Hindi ko na lang i-detail kung ano-ano yung mga nandyan. So at least ito, nandito yung mga escalators pababa ng platform area. So ito naman yung second floor na area. May elevator para maka-access dito. So nandito yung station office, meeting rooms, para to sa staff, sa operate at sa operation ng station. So mostly ito ay para sa hindi ano to sa mga passenger. As far as I know.
Yan yung second floor. Bago ito naman yung platform area niya. So kung makikita nyo ay meron siyang platform screen doors. No? So standard na yan sa mga bagong railway system na ginagawa sa atin na may platform screen doors para maiwasan yung mga aksidente na kung saan nahuhulog o tumatalon sa mismong rails yung mga pasahero. No? So, dalawang tracks na siya yung nandun yung accessible pa sa mga passengers. So, beyond this, may wall bago ito yung lead track. So, hindi accessible para sa mga passengers. So, nandun din yung mga water tanks niya para sa either fire as a firefighting use or sa domestic water tank na gagamitin sa station. Bago yun din yung septic tank. So kung makikita natin ang East Valenzuela Station ay bahagi siya ng CP101. Although PO siya. Ano, so color code niya. East Valenzuela Station SA3 may pwedeng yung scope of activities hindi ko lang alam yung ibig sabihin ng SA pero VO variation order. So initially ang sa pagkakaalam ko hindi siya talaga kasama. Although correct me if I'm wrong although yun yung pakaintindi ko. Ito yung mga kasama. So, that sa Quirino Highway, Tandansora North Avenue at sya Depot Equipment and Buildings. So, hindi talaga siya naka-specify dun sa bid documents noong 2018. So, maaring idinagdag na lang siya later down the line. Nagdag na lang siya. So, yun. So, sa ngayon, yun yung info na available sa about the East Valenzuela Station. Wala sila pang nire-release na either mga construction drawings publicly, no? So sa ngayon yun yung pagkakaalam natin. Pero sila na ang gagawa na rin ito ay CP101. Sila na yung mga contractor na rin ang gagawa dito. So hopefully nakapag-share ako ng important information sa inyo. Kung mayroon mga corrections, I welcome corrections kung ano bang mga may knowledge kayo about this about sa circumstances ng East Valenzuela Station. Welcome kayo na i-comment yan so at least pare-pareho tayong malaman natin kung ano yung info tungkol doon. Thank you sa inyo. Thank you. Hopefully, sa susunod ay i-detail ko rin yung iba pang mga station. Thank you.